Hi guys, good morning again, good afternoon to all my YouTube subscribers. For today's video, magagawa ko ako ng Riso Cantonese or fried rice. E sa Tagalog ay sinangag. Ang unang gagawin, until it becomes brown, a little bit brown. Make it a little bit brown. Okay. Yan, ano, nako po, nasunog ng aking bawang at saka ang aking sibuyas. Kitams, Sir Jay at Sir Kikos, kakadutut sa cellphone ko, nasunog tuloy. Pero okay lang, hindi pa naman sunog na sunog. So, after this one, you have to put the bahaw, the rice. You know what is bahaw in Tagalog, in English? You know what is bahaw? Sa amin sa Batangas, ang tawag dito yung bahaw. Lamig na kanin, ang tawag. Yan, nilagay ko na. Ito yung sinain ko pa kagabi para lang makapag-sinangag ako, makapag-fried rice. We have to fried first the egg. And after the fried, you have to cut into pieces. Guys, you have to stir or soak the zucchini and the peas in a frying pan first. Because dahil pag hindi nyo sinagang pagod at cream or pesto ay hindi masarap, hindi malasa. So you have to stir or soak in the frying pan first this zucchini and the peas before you put it together. Mix it properly, then the egg and the rice, and of course the zucchini and the peas. Yan, inyo pong haluin lang. Ito ang aking version ng fried rice and or sinangag or Riso Cantonese sa Chinese. Pero sa ito yung Riso Cantonese or fried rice. Napakasarap po nito. Tapos after that, maglalagay ako ng toyo, soya. Tawag ng mga Italiano ay soya. Sa atin ay toyo with calamansi. Sa kanila ay soya with lemon. Medyo social na konti. Soya with lemon. Sa atin ay toyo with calamansi. Ayan. Yun yung napaka halaga dito. Tapos bubudburan mo ng kaunti yung sinangag. Ay, nako. Sobrang sarap na nito para sa akin. Ito ang kinakain ko nung ako maliit palagi sa amin. Ito na may kakainin din ng asawa ko kung ayaw niya kumain. Di siya magutom. Di siya mapasar. Basta ako itong gusto kong pagkainin ako. O sige guys, salamat sa inyong panonood ng aking Riso Cantonese or fried rice. Ang sarap nito. Kain na tayo. Salamat. Bye-bye.